alam nyo nga na ako ay medyo frugal na basta gusto ko kapag bibili ako ng bagay, sobrang kailangan ko at sobrang gusto ko. Like magjar. Jasters, kumusta kayong lahat? Merry Christmas, Happy New Year, Happy Holidays. At ito mang nagdaang December ay dumami ang mga sale, lalong-lalo na ang sikat na 12-12. Ang hirap ng 12-12 haul ng Lazada, Shopee at ng kung ano-ano pang shops. So nabanggit ko dun sa isang kong video na yes po, kahit na sinabi ko doon na hindi muna ako gagastos, ay napagastos po tayo ng 12-12. At ito na, papakita ko sa inyo yung mga nabili ko uli from Shopee, Lazada and other local stores. Kaya ko to pinapakita hindi para mag-brag. Luxury items. Hindi, para lang din i-share sa inyo. Kasi ako din mismo, bet kong manood ng mga hauls. At saka baka makakuha kayo ng mga tips sa organizing, mga ganun. Or wala lang, baka gusto nyo lang din talagang ma-influensyahan. Ako din kasi mismo, I enjoy watching hauls. Kahit na ano yan, papa-luxury ka na hindi ko naman na-afford. At yung mga, lalo na yung mga hauls ng Lazada at Shopee talaga. At hindi naman masamang, ang daming in-explain, hindi naman masamang magdamot sa sarili, lalo ng Pasko. At kung may extra ka naman, ay edi go. At siguro doon may savings ka muna bago ka mag-shop. Ang dami kong in-explain, pero ito ay, ito na nga. So, una-una ay may mga binili akong food sa 12-12 sale. Dati, hindi ako masyadong umiinom ng coffee. Mas ano talaga ako, mas tea, ganyan. At, pero lately, may natikman kasi akong drip coffee ng Amazon Cafe. Tapos, naubos agad siya. Pero mas mura pala sa Shopee yung mga drip coffee. So, ayan, bumili ko ng dalawa from Coffeescape M&L. So, sira na po siya kasi iniinom ko na, ginagamit ko na. Isang hazelnut at isang Bailey's Irish Cream. Ayan. Hindi ko nga alam kung tama yung paggamit ko sa kanya, pero masarap naman. Legit coffee naman. At masarap yung mga flavors nila. So, ayun. Next, ay dahil nga sabi ko sa inyo, fan ako ng Japan. Tapos, nanonood ako ng Terrace House. Marami na akong mga nakita, kung nakita nyo na kung ano-ano. Ay, matagal ko na kasi itong gustong itry. Itong Strong Zero. Buy one, take one siya nung 12-12. So, ayun, bumili na ako at gusto ko kasing ma-manifest na pupunta talaga na akong Japan next year. Kung hindi, kung okay na ang lahat, kung gagalingan ng DOH at ni Duterte, charot. Pero yun, sobrang fan nga ako ng Japan at lagi ko itong nakikita na iniinom nila. Masarap daw at nakakalasing. So, sa New Year, itong aking lalaklakin para i-celebrate ang mga kaganapan ng 2020. Excited ako matikman siya. Hindi ko pa siya natitikman ever. At sana talaga Japan 2021, 2022. At ayun, next ay, ito ay mga necessities na. Tapos binili ko lang siya sa isang shop sa Lazada. Kasi isa lang talaga yung gusto ko para makalibre ng shipping. Nagtingin-tingin na rin ako sa shop niya. Ay, bumili ako nitong, walaan nyo, ano to? Mask holder, very important siya. Face mask holder. Kasi nga, parang ang dugyot na ilalagay mo lang sa bag yung mask. Tapos ito nga, yung mga unused mask mo, pwede mong ilagay dito. Ayan. So, okay naman siya. Very cute. Wala kasing black, so white. Yun nga, diba sabi ko sa inyo, mga gamit ko either black or white. At very useful to. Hindi to mema lang. At dun sa shop na yun, nagtitinda rin sila ng toothbrush na very mura. So, bumili na rin ako ng toothbrush na apat. Ano lang, just in case sa mga may ganap, madaling bit-bitin, yun. Cellphone holder. Ito ay igi-gift ko. Hindi ko nabubuksan kasi baka sabihin nabuksan na. Basta ito yung tsura niya. Cellphone holder siya. Na very sturdy. Pang-gift ko siya, hindi siya pang sa akin kasi meron na naman akong tripod. At malalaman na lang nung pag-gift ko. Pag-gift kung kanino siya. At ito ang pinaka-favorite ko sa mga binili ko dun sa shop na yon na pang-household kineme. So bumili ako nitong mga lagayan.
ng mga condiments, ng mga salt, pepper, ganyan. Tapos kasi nadudugyutan ako dun sa mga lagayan namin. Alam niyo yung mga luma na, tapos iba-ibang itsura. Eh parang iba rin talaga pag maayos yung kitchen. So inuundi ko talaga ayusin na yung kitchen namin. At inuna ko itong mga condiments dahil nag-sale. Parang original price niya ay 80 pesos. 50 pesos siya ng 12-12. So, very sulit. Lima yung binili ko. Ito lang yung wala pa kaming mailagay. So, ipapakita ko na lang. Ayan, yan yung pinaglagyan namin ng salt, ng pepper, ng ground pepper. Ano ba yung isa? Betchin. At nilagyan ko na rin ng label. Pero meron silang kasamang label. Pero, yun yan, di ba, may label maker ako. So, nilagyan na lang namin ng label. Very maganda siya sa 50 pesos. Maayos naman. At may kasama na siyang spoon, di ba? Pack. So, baka magic sarap yung ilagay namin dito sa isa. Very sulit. At ang last kong nabili sa shop ay ipapakita ko na lang sa screen. Bumili ako ng the dishwashing liquid holder and sponge na pag pinapump mo, dun lalabas yung dishwashing liquid. O, di ba? Pack. 50 pesos lang to doon sa shop na yon. Sa Lazada. Parang yung lahat ng binili ko dun sa shop, parang less than 500 lang. Tapos, free shipping siya. Pero alam nyo, actually, ito lang talagang bibilin ko. Pero gets mo yung parang napatingin-tingin ka na lang din. Baka kailangan mo. Ay, napabili ho. Tayo na naman ng mga bagay na. Yan yung mga favorite ko from Lazada and Shopee. Yung final kasi medyo bongga. So, mamaya na yun. Next, ay ito po ay from another local store na na-feature ka na dito sa ating vlog, mga kajusters. Ang Miramaru.home. As a suitcase, una kong ipapakita sa inyo ay meron siyang pag-giveaway tapos nanalo ako. So, itong una kong mapakita. Very cute na. Nakatago pa kasi siya. So, ayoko pa siyang gamitin kasi baka mabasag dahil may mga nabasag na ng mga binili ko recently. Nanalo ako nitong cute yellow mug. Ang cute. Sobrang happy kasi as mahilig nga ngayon sa coffee. Sobrang cute nito. Very useful. Hindi ko pa siya ayoko muna siyang gamitin. Kapag ano na, nabasag na yung mga mug dito. Meron siyang partner na ano, saucer. Ah, so ito yung saucer. Sobrang cute. Parang dagat-dagat wave siya. Sobrang cute. Oh, pack. At dahil, kasi nga hindi ko naman in-expect na mananalo ako nito, ay ito talaga yung nagustuhan ko sa Miramaru na matagal ko nang in-order. Recent lang dumating. Nung 12-12 din. Pero hindi siya naka-sale. Bumili ako ng dito. Tinatago ko to sa bahay. Sana hindi nila malaman. Medyo mahal kasi ito. Ito ang presyo. Excited na kayo. Baka mabasag siya. Tinakaban ako. Marble na cup and saucer. Bes, sobrang ganda. Sobrang classy. Ewan ko, just ano mga pinagbibili ko. Pero gets, pag mga ano, feel na feel ko yung coffee eme ko, dito ako iinom. At tinatago ko muna siya kasi gusto ko siyang i-preserve. Char. Pero diba, pang, kahit pang display, natatakot ako. Kahit pang display, ang ganda niya. Bes, very maganda. Thank you, Miramaru. Check out Miramaru on Instagram. Marami pa silang ibang magandang products. Pero ito ay pre-ordered ko to. Ewan ko lang kung nagpapa-pre-order pa uli siya ng marble mug. Kasi natatakot ako dito kasi get precious. Ito na siguro yung pinakamahal kong nabili. Ang next kong binili, ito yung last, pero ito siguro yung favorite ko sa lahat. At alam nyo nga na ako ay medyo frugal na gusto ko kapag bibili ako ng bagay, sobrang kailangan ko at sobrang gusto ko. Like mag. Ayan, matagal kong pinag-iisipan bilhin, lalo na kapag medyo mahal yung isang bagay or isang gadget, ganyan. So, ayun na, gadget nga. Bumili ako ng bagong phone. So, I asked my friends, mga followers sa IG, tapos sa Twitter ko, ano yung mura na phone na maganda. Kasi ayokong gumastos talaga ng more than 20k sa isang smartphone. Kuripot talaga ako. Kuripot ako sa smartphone. At alam nyo ba yung phone ko na Oppo F3, ay 4 years to yung ginamit. As in, hindi pa talaga siya sasira. Medyo mabagal na lang din talaga siya. Tapos ano, feeling ko as an influencer. As an influencer! Dapat maayos-ayos na yung camera ko ng phone, ganyan. Saka mas madali. Para kahit hindi ko dala tong camera, pag nag-vlog-vlog, ganyan, mag-ayos na yung phone ko.
So yun yan, nagtanong ako sa IG. Tapos siguro mga 5 people yung nagsabi na ito ang bilhin kong phone. At nag-research ako about, dami ko sinabi, no? At nag-research ako about dito sa phone na to. At ayun nga, nagustuhan ko siya. Tapos 12K lang siya. 13K pero 12K siya nung Lazada. So I got a new phone. It's the... It's the Poco F... Poco? Poco NFC X3. Oh, ayan yung likod niya. Hindi ko siya i-review. Pero so far, mga ilang weeks ko na ba itong ginagamit? Ano ba date ngayon? Siguro mga 2 weeks ko na... 1 week? 1 week ko na siyang ginagamit. Bet na bet ko yung camera. Mabilis siya. Nagulat lang din ako na ang laki niya. Hindi na ako sanay sa ganitong kalapad na camera. Ay, na phone. Sobrang sulit. Tapos, okay naman na kahit ano ka siya, cash on delivery. Para digit naman siya kasi binuksan muna bago umalis, tapos bago ako magbayad, tinignan ko muna kung phone nga. Ayun, medyo takot din kasi ako before bumili ng mga gadgets sa Lazada, sa Shopee, kasi diba parang mas okay na sa mall. Pero kasi itong phone na to, sa Lazada lang daw talaga siya. At ako ay subuko na yung Xiaomi kasi may phone ako nung 2014 hanggang ngayon gumagana pa rin. Xiaomi yun. So, very very happy with my new phone. At hindi na ako magre-review. Mag-search kayo dyan sa YouTube. Ang dami talagang nagka-hype nitong phone na to. At very mura na nga niya sa mga features niya. Feeling ko sobrang nasulit to for me kasi 12K lang dahil ang budget ko nga hanggang 20K eh. At very maganda so far ang experience ko. At kayo na lang mag-search kung gusto nyo rin itong Poco NFC X3. At ang final kong binili, super ganda, super... Ay, favorite ko to na nabili ko siguro sa buong 12th ay ang aking case! Napasigaw. Tingnan nyo. Wag akong tingnan nyo yung case. Kailangan nyo makita. Yes! Nakita ko lang to sa friend ko na si Vin. Hi, Vin! Sabi ko, Vin, ang ganda ng ano mo case. Tapos sabi ko, kapag bumili ako ng phone, yan yung case na bibilin ko. Tapos tinignan ko kung meron na ng itong case na to. Kasi may iPhone to, lahat ng phones ata meron. Tapos may ano siya, may Poco. So, super in love with my new case. And actually, with my new phone, super sulit, super worth the hype talaga. Parang true yung hype ni Poco X3. So, hindi ako gadget enthusiast. Medyo takot, ano ako eh, yung takot ako bumili, takot ako din mamili. Feeling ko manghihinayang ako sa dulo, mga ganun. Pero, very love it. At ang dami rin nagsuggest sa akin na mag-iPhone. Pero kasi nga, ever since Android ako, so baka malito-lito na ako as a tita na sa iPhone. At ang mahal, hindi ko afford. Alam mo yung afford mo pero may budget. Ayun lang mga Jaster, sana nagustuhan nyo tong aking haul. Wala tayong pag-giveaway dahil walang sponsor. So, yung mga nanonood dyan na gusto mag-sponsor sa ating next giveaway, gusto magpadala sa mga Jasters, message nyo lang ako sa IG at comment below kung ano yung mga gusto nyo pang videos na gawin natin. At eto pala, sa 2021, baka hindi ako masyadong mag-haul. Baka lunukin ko na naman yung sinabi ko. Kasi parang gusto ko na talagang maging practical. Alam nyo ba, nung 20, share ko lang, nung 2018 ata, meron akong 100 days daw na hindi ako gumastos na anything, like ng things, ng mga bagay. Ano lang, food and grocery. Tapos nagawa ko yun. Tapos, parang itong 2020, siguro dahil nga lang sa bahay ka, medyo minsan malungkot tayo, ganyan, retail therapy na lang talaga yung nagpapasaya sa atin, no? Yung pagbili-bili na lang at wala naman akong pinagsisihan. Diyos. Hindi, ayun naman. Tingnan natin kung magagawa ko uli yung 100 days without buying anything sa 2021. Kasi feeling ko sulit na itong 2022. Ang dami kong nabili. Yung mga, alam niyo yung matagal ko ng plan bilhin. Nabili ko na, meron akong bili ko ng laptop, ng phone. So, very grateful pa rin sa 2020. Year-ender vlog. Grateful pa rin sa 2020 kasi marami pa rin blessings na dumating. At finally nga, na-achieve natin yung 1K. Marami pa rin blessings kahit na may mga nagaganap sa paligid. At sana mas maging okay na talaga lahat sa 2021. At sana makita ko pa rin kayo mga Jasters sa 2021. At ayun lang, bye! Ingat kayo lagi!